Makikibalita lang kami, sir, doon po sa aspeto ng pag-evacuate sa mga pamilya na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Any updates sa aspetong ito, sir? So far, no? Mayroon na po tayong 24 families na nasa evacuation area. Ilan, sir? Ilan po? 24? 24. As of now, 24 families po yung nasa evacuation center natin dyan po sa may munisipyo sa bayan ng Kamanig. And yun nga po kahapon na umatin tayo ng coordination meeting ng Albay Provincial Government sa pamuno ni Governor Greg Slagman. At ando din po ang mga MSWDO, MDRMO ng iba't ibang munisipyo nga sa Siam na munisipyo na posible na maapektuhan itong impending Mayon volcano. Opo. At ngayon pong araw, sir, ay magsisimula na po ang tinatawag na evacuation ng ating mga residente na nakatira sa 6-kilometer danger zone dahil nga ay tinaas na ang alert level 3 sa ng PBOX. So magiging busy po tayo ngayong araw. Maya-maya po, pagkatapos itong interview, talagang iikutin po natin ang lahat ng mga evacuation centers. Although, mula po nung itinaas sa alert level 2 yung ating Mayon volcano, naka-red alert na po tayo dito sa DSWD. And lahat po na ating mga municipal action team ng bawat munisipyo na posibleng maapektuhan nga, nakatutok na po. All hands on deck po tayo dahil na rin sa direktiba at kautusan ng ating aktibo at butihing secretary na si Secretary Rex. Opo. Director Laurio, sir, yung pong mga prepositioning ng food packs at iba pang mga pangangailangan, kumusta po, sir? Sa ngayon, mayroon tayong 56,000 na family food packs na andito po ngayon sa warehouses natin sa Albay. Mayroon po tayong 21,000 sa PLGO warehouse na pinagamit po sa atin ni Governor Lagman ng provincial government. Yung ating pong pinakamalaking warehouse, mayroon po tayong naka-stock na 30,000 plus na family food packs. Mayroon po tayong non-food items, hygiene kits, family kits, sleeping mats. Mayroon po tayong mga modular tents. And of course, nakahanda na rin po yung ating mga social workers na magkakandak ng psychosocial debriefing dito po sa, sabi nga, posibleng maapektuhan dito po sa mga evacuees natin. Opo. So, preparadong-preparado po ang DSWD. And patuloy po na dumarating yung ating mga augmentation coming from the central office ng DSWD, yung ating pong NRLMB, ang ating NROC. And si Secretary po mismo ay may direktiba talaga na dagdagan pa, magkaroon pa ng augmentation para nga talagang wala pong magugutom. Sinisiguro po ng ating butihing secretary na walang magugutom ng mga evacuees sa ating mga evacuation centers.